Kasi... Mangiyak-ngiyak si Jake Cuenca sa paglulunsad ng kanyang Metro Manila Film Festival entry na My Father and Myself kasama si Dimples Romana. Ito'y dahil sa maagang feedback na deserve umano niya ang nominasyon sa pagka-best actor. Giit ni Jake, sinalo niya ang proyekto nung sariwa pa ang sakit ng breakup nila ng dating girlfriend na beauty queen actress. Buong puso ko siya tinanggap and it's exactly what I needed in my life at that time. So for me, sa totoo lang, pagkatapos ng lahat na nangyari itong pandemyang ito, lahat ng pinagdaanan natin, lahat, makirinig lang ako ng puri sa inyo, makita ko lang kayo, maka-face to face ko na lahat ng tao, mapuri ako ni Direk ng ganito. Ang laking bagay na sa akin nun. Panalo na po ako doon. This is Matthews. Pero ngayon pa lang, controversial na para sa marami ang tema ng pelikula. Ginagampanan ni Jake ang isang gay lawyer na umibig sa kanyang ampon na karakter ni Shandy Guzman. Dumepensa ang direktor na si Joel Lamangan sa patikos ng netizens. Hindi naman lahat ng magandang istorya ng bakla lang ang gagabihin natin. Dapat sabihin din natin yung mga istorya ng bakla na hindi naman maganda. Ba't yung nilalagay para magkaroon ng aral na huwag itong gawin. Sorpresa naman ang anunsyo ng I1TFC na ila-livestream na sa iba-ibang bahagi ng mundo ang Eraserheads Reunion Concert sa December 22. Iniinganyo ng I1TFC ang fans na bumili na ng tickets bago ang katapusan ng Nobyembre sa promo price na $23.99. Ila-livestream ang reunion sa North America, London, Rome, Saudi Arabia, Dubai, Switzerland, Australia at New Zealand. Anak. Sagrado ang labas na rin ang unang pasilip sa farewell special na Maala-ala Mo Kaya, binansagang Scarlet Woman. Tampok dito ang karakter ni Kyla Estrada na nangarap ng bagong buhay bilang cultural dancer sa Cyprus. Yun pala magiging biktima siya ng recruitment syndicate ng sex workers. Dahil ginagawa ko lang ang kailangan ko para makatagal dito. Bukas November 26, magsisimula ang three-part special. Kasama sina Karina Bautista, Jenny Miller, Trina Legaspi at Meg Imperial. Ang kwento ng katapangan ay bahagi ng tatlong dekadang pasasalamat ng MMK na magwawakas na sa December 10. Mario Dumawal, ABS-CBN News.